Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, ipinapaalala ng Panginoon ang kahalagahan ng pagsisisi, pagbabagong buhay at pakikinig sa Kanya. Ipinakita ng Diyos ang Kanyang kaluwalhatian sa mga sinaunang Israelita sa pamamagitan ni Moises. Una, sa nagliliyab na punong kahoy at kalaunay sa pagpapalaya niya sa kanila mula sa Ehipto. Sa kabila ng lahat ng ito, pinili pa rin nilang sumuway kay Yahweh. Kung tunay tayong nagsisisi at nagnanais na lumago sa pananampalataya, manatili tayong tapat sa Diyos. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mahapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mahapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mahapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ang nag-aalaga sa kawan ng biyananyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya parang ningas sa gitna ng isang mahabang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Kataka-taka ito. Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog, gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises, ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo.
Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaak, at Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga, ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos nina Abraham, Isaak, at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Ito rin ang pag-alala sa akin ng lahat ng saling lahi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin. Ang kahanga-hangang gaway nasaksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung bagalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Korento. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabinyagan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing
espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila. At ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Ang mga nangyaring ito'y babala sa atin upang huwag tayong magnasa sa mga masasamang bagay, gaya ng ginawa nila. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol sila ng anghel na mamumuksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Kaya nga, mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo. Baka siya mabuwal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo. Samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galileya dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat." Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, "May isang tao na may puno ng igos sa kaniyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit
wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, tatlong taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakakasikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati mong katabi mo ng magandang umaga. Sige po, batiin natin ang isa't isa ng magandang umaga. No? Medyo parang inaantok ang lahat dahil nakatulala. No? Kaya batiin ang isa't isa ng magandang umaga. Dalawang kwento ng kaparusahan ang ating narinig mula sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Dalawang kwento. Una ay ang kwento ng pagpaslang o pagpatay ni Pilato sa mga Galileo. Nag-aalay sila ng mga handog sa Diyos. Nang isang araw, pinagpapatay sila ni Pilato. Wala pong nabanggit na dahilan kung bakit pinaslang o bakit pinatay ang mga Galileyong ito. Iyon ang unang kwento. Ang pangalawang kwento naman ay tungkol sa 18 namatay na nabagsakan ng tore sa Siloe. 18 nabagsakan at namatay. Wala din pong nabanggit na dahilan kung bakit nangyari ang trahedyang ito. Pero noong panahon ni Jesus, pinaniniwalaan na kapag ang isang tao ay naparusahan, kapag ang isang tao ay naghihirap, kapag ang isang tao ay nagdurusa, o kahit na mayroong iniindang sakit o karamdaman, pinaniniwalaan na ang mga taong ito ay makasalanan. Kung bakit may sakit, kasi malaki ang kasalanan. Kung bakit naghihirap, kasi makasalanan. Kung bakit nagdurusa, kasi makasalanan. Ganyan tingnan ng mga tao. Kumbaga, ang bawat masamang nangyayari sa tao noon ay laging mayroong kaugnayan sa kanyang pagiging makasalanan. Kaya nga, ang tanong ni Jesus sa mga tao, akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong pinaslang kaysa sa ibang mga taga-Galileya? Dahil ganun ang sinapit nila. Kaya nga ang tanong pa ni Jesus, akala ba ninyo higit na makasalanan ang 18 na bagsakan ng tore kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Ganyan kasi tingnan ng mga tao. Kaya nangyari sa kanila yon kasi makasalanan sila.
Pero hindi po ganon. Binabago ni Jesus ang kanilang pag-iisip dahil gusto ni Jesus ipakilala sa kanila kung sino ang Diyos. Kaya nga, malinaw ang nais puntuhin ni Jesus. Hindi dahil may trahedya, hindi dahil naghihirap ang isang tao, o hindi dahil nasasaktan o may sakit ang isang tao, ibig sabihin, makasalanan na ito. Hindi po. Dahil para kay Jesus, napapahamak ang isang tao dahil hindi nila pinagsisihan at hindi nila tinalikdan ang kanilang kasalanan. Sa makatuwid, ang kasalanan na hindi pinagsisihan at hindi tinalikdan ay may balik na kapahamakan. Para sa iba, konsepto ito ng karma. Naniniwala po ba kayo sa karma? Di ba ganyan yung iba, no? Uy, buti nga, na karma siya. Uy, karma yan. Di ba? Ganun natin tignan ang karma, na kapag may maling nagawa o masama, may kaparusahan, at kapag tama o mabuti, may kapalit na gantimpala. Maganda po sana ang konseptong ito. Maganda sana yung konsepto ng karma. Dahil binibigyan ito ng motibasyon ang tao na gumawa ng mabuti para may makuhang mabuti. At huwag gumawa ng masama para walang makuhang masama. Maganda sana. Pero ang karma ay hindi parte ng ating pananampalataya. Ang karma ay hindi parte ng paniniwalang Kristiyano. Bakit? Mayroon pong dalawang hindi magandang bagay ang naidudulot ng karma sa pagkilala natin sa Diyos. Dalawa. Una, ang karma, binibigyan tayo ng maling imahe ng Diyos. It gives us a wrong image of God. Na para bang ang Diyos ay kumikilos lang ayon sa reward system. Na lahat ng masama, walang makukuha. Ang mabuti lang at tanging mabuti lang ang makakakuha ng gantimpala. Hindi po ganito ang Diyos. Hindi siya kumikilos ayon sa karma na kapag gumawa ka ng mabuti, o sige, mabuti. Ang masasama, wala na yan. Dead man na yan. Walang makukuha dyan kasi masama. Hindi po ganun ang Diyos. Dahil ang Diyos, patas, mabuti ka man o masama. Pangalawang dahilan na ibinibigay ng konsepto ng karma na maling pagkilala sa Diyos ay binibigyan tayo ng maling perception. It gives us a wrong perception na para bang ang mga pinagpala lang ay yung mabubuti at yung mga sawi, yung mga mahihirap, masasama na sila. Ganyan. Ganyan ang nangyayari kapag naniniwala tayo sa karma. Mali ang pagkilala at pagtingin sa Diyos. Mga kapatid, hindi po ganito ang Diyos. Hindi ganito ipinapakilala ni Jesus ang ating Diyos. Kaya nga,
yung talinhaga ng puno ng igos na kanyang binanggit sa ating ebanghelyo ang magpapakilala sa atin kung sino ang Diyos. At ang Diyos ay walang iba, kundi ang Diyos ng maraming pagkakataon. Our God is a God of many chances. Ganyan ang ating Diyos, nagbibigay ng pagkakataon. Narinig natin yung kwento ng puno ng igos, hindi namumunga. Kaya nais na itong putulin ng may-ari. Ngunit dahil sa pakiusap ng tagapag-alaga na huwag munang putulin, sa halip huhukayan niya ito at lalagyan ng pataba, nabigyan pa ng isa pang pagkakataon ang puno ng igos. Ganito daw ang Diyos. Ganito gustong ipakilala ni Jesus ang Diyos sa atin. Ganito ang tinuturo ng ating mga pagbasa tungkol sa ating Diyos. Ang Diyos ay mapagbigay ng pagkakataon. Kaya nga, sa ating unang pagbasa, kinausap ng Panginoon si Moises. Kinausap niya kung paano niya ililigtas ang mga Israelita mula sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Dahil gusto niyang bigyan pa ng bagong buhay. Gusto niyang bigyan pa ng bagong pagkakataon ang mga Israelita na mamuhay ng maayos. Yung Diyos, siya yung may gusto. Siya yung nagbibigay sa atin ng pagkakataon na mabuhay ng maayos. Ngunit gaya ng nangyari sa ating unang pagbasa, umayos lang ang buhay ng mga tao kung sumunod sila sa Diyos. Yung mga sumuway, napahamak. Pero yung mga sumunod sa Diyos, nabago ang buhay. Nabigyan pa ng bagong pagkakataon. Mga kapatid, ngayong linggong ito ng Kwaresma, ngayong ikatlong linggo ng Kwaresma, inaanyayahan tayong lahat na makilala ang Diyos bilang nagbibigay ng maraming pagkakataon. Hindi lang siya nagpaparusa, kundi nagbibigay ng pagkakataon. Ito po ang ating tandaan. Ngunit ang paalala, mangyayari lang ito kung tayo ay magsisisi at tatalikdan ang ating mga kasalanan. Paalala ng ating salmo, responsoryo tungkol sa ating Diyos na dapat nating tandaan, ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ganyan ang Diyos. Maganda ang kanyang loob sa mabuti man o sa masama. Amen. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit,
naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mapagpatawad naming Ama, batid mo ang aming mga kahinaan, kakulangan, at mga pangangailangan. Sa iyong mahabaging pagkalinga, kami nananalig at nagsusumamo. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Maging halimbawa nawa ang mga pinuno ng simbahan ng tunay na pagsisisi at pamumuhay na naaayon sa kalooban mo. Ama, manalangin tayo. Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Magsikap nawa ang aming pamayanan na magtulungan tungo sa ikabubuti ng lahat. Iwasan nawa namin ang pagpuna sa dungis at kapintasan ng aming kapwa. Manalangin tayo. Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Magbunga nawa ang mga kaloob ng Espiritu Santo, pagsisi, patarungan, at pag-ibig sa lahat ng tatanggap ng sakramento ng binyag. Manalangin tayo. Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Pangalagaan mo, O Diyos, ang mga kapatid naming frontliners at yaong mga mayroong mga delikadong trabaho, particular ang mga nangangalaga sa kapayapaan at kaayusan ng pamayanan. Manalangin tayo. Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Mabuti ang loob ng Diyos sa masasama at sa mabubuti. Kaya't sa katahimikan, ating ilapit sa Kanya ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang aming mga pagsusumamo sa iyo. Bigyan mo kami ng sapat na lakas upang magampanan naming lahat ng tapat ang aming paghahanda. Maging mas taimtim nawa kami sa pagdalangin at pagbubukas loob sa bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pagsunod, sa pagsunod, na lulugod.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit-dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong iniyahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang pagdilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kataisan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
sakit. Para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo sa isang ulan ko masuwayin sa nais mo. Man pansin laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal. Bayanan ka, hindi sapat ito upang ibalik ang iyong itinigis ng iyong anak para sa panawagan sa pakikiisa sa mga taong naghihirap, sanhi ng patuloy na digmaan sa bansang Ukraine, magkakaroon tayo ng second collection na ipangtutulong natin sa mga taong naapektuhan ng digmaan. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang naming sa iyong banal na piging, pinagsalu-saluhan namin ang bigay mong pagkain
Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!